Sa iba pang balita, naging matagumpay ang kauna-unahang kaibigan, caravan at medical mission ng DZJV 1458 noong nakaraang Sabado sa Calamba, Laguna. Dahil na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ng Armed Forces of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May detalye si Maan Primero. Naging matagumpay ang kauna-unahang kaibigan caravan ng DZJV 1458 noong nakaraang Sabado sa Calamba, Laguna. Ang DZJV 1458 ay ang partner radio station ng Light Network na nakabase sa nasabing lugar. Isang medical mission ang hinandog ng DZJV sa Barangay Real, Calamba, Laguna. Ito ay dahil na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, kasama ang Red Cross, lokal na pamahalaan ng Calamba, Laguna at iba't ibang mga sponsors nito. Sa kabila ng pangambadulot ng Bagyong Ruby dito sa ating bansa, hindi pa rin nagpaawat ang kauna-unahang kaibigan caravan ng DZJV 1458 kasama ang mga sponsors nito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Ayan. Libreng gamot at libreng check-up ang unang pinilahan ng ating mga residente roon na handog ng Red Cross Laguna Chapter at Philippine National Police Calabar Zone. Lahat ng edad ay pumila, mapa-senior citizen man o kabataan. Para sa mga naserbisyuhan, malaki umano ang tulong ng medical mission na handog para sa kanila dahil sa kakapusan ng kanilang budget sa pagpapagamot. Maayos naman lahat ng ginagawa nila. Nakakatanggap kami ng mga gamot. Mababait silang tumingin mga pasyente. Nakakatulong po ito kasi kahit papano yung mga katulad kong walang ano, natutulungan. Tulad po ganito, yung mga ngipi, yung nakakakuha ng mga ano, gamot. Malaki po sa mga gamot ganon, sa mga services po. Malaking bagay na po yung kasi mahal na po yung mga gamot ngayon. Hindi rin nagpahuli ang TESDA sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo. Libreng masahe at libreng gupit naman ang dinayo ng mga residente roon. Okay, mas maganda, nakakatulong sa mga barrio dito sa Barataria. Ayos yun. Malaki yung bagay. Malaki, sakit kasi likod ko. Ang sarap, sarap pa karamdaman. Maganda. Lalo na libre. Marami natutulungan. Mas maganda po ito kasi may mga programa tayong nagaganap sa mga bayan-bayan, sa mga community. Nakakatulong po kasi ito sa mga walang pera na makapagano ng libreng serbisyo. Ang ahensya naman ng National Nutrition Council 4A, nagbigay naman ng libreng film showing at seminar na tumatalakay sa pagpapabuti ng kalusugan para sa mga kabataan. Isang advocacy namin is yung mapalaganap yung tamang nutrisyon. So, kaya nung nalaman namin na magkakaroon ng caravan at inimbitahan kami, talagang tumugon kami sa invitation ng DZJV kasi gusto nga namin makapagpalaganap, sa, lalo na sa mga kabataan, kung ano yung tamang nutrisyon. Nagkaroon din ng seminar pangkabuhayan ang CS Entre Pinoy kung paano magkakaroon ng sariling kabuhayan ang mga residente roon. Hindi rin pinalampas ng ating mga kababayan ang mga libreng tinapay, mainit na tsokolate at kape na saktong-sakto para sa malamig na panahon, galing sa sponsors na Kambal Pandesal at Barista Choi. Talaga namang tuwang-tuwa ang mga residente sa naging handog ng kaibigan caravan ng DZJV, kaya naman laking pasasalamat nila sa tulong na ibinigay sa kanila ng kaibigan caravan. Ay, papasalamat ako na ngayong araw na to na dumating sila na makakatulong sa mga bata. Maraming salamat kasi nagkaroon sila ng serbisyong ganito na libre. Ay, papasalamat ako na ngayong araw na to na dumating sila na makakatulong sa mga bata. Maging ang mga sponsor, nagpasalamat din sa pagkakaroon na ibinigay ng istasyon para makatulong sa ating mga kababayan. Sa kaunting paraan lang, nakikita namin sila, napapasaya namin sila sa kakarampot lang na ginagawa namin. Nakita ko yung mga bata at yung mga matatanda na nagugustuhan nila yung binibigay natin para sa kanila. Sana tuloy-tuloy itong mga gatong proyekto para lalo tayong umunlad. Asahan naman daw ng ating mga kababayan na simula pa lamang ito ng pagbibigay serbisyo dahil plano nila na magkaroon ng susunod na kaibigan caravan sa iba't ibang lugar. Siyempre nagpapasalamat kami unang-una kay Lord kasi si Lord yung nagbigay sa amin ng strength, ng wisdom para maplano itong buong event na ito. Siyempre nagpapasalamat kami sa management ng DZJV at the same time sa Joy Broadcasting Network sa support na binigay
binigay nila para maituloy namin yung project ng Kaibigan Caravan. Kahit medyo nagkaroon ng tensyon dahil meron ngang paparating na bagyo, at least natuloy pa din siya. So, ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa News Live.